Ngayon naman, ang pamana ni Presidente Duterte Legacy Across the Archipelago, mga nagawa ng pamahalaan para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pamanang dapat nating malaman upang mapangalagaan at pakinabangan pa na mas maraming Pilipino. This is the Duterte Legacy. Pagpatuloy po natin ito. Let us build on it. Anunso lang na magkakaroon daw ng kauna-una ng shrimp hatchery dyan sa inyong lugar, sa buong bansa yan. At ang sabi pa nga daw ng Department of Agriculture sa pamamagitan ni Secretary William Dar, ang Oriental Mindoro ay magiging tahanan ng tinatawag na shrimp industry sa bansa. Okay. Napakaganda po nito. Sobra pong excited kami kasi ito ang kauna-unahang shrimp hatchery na itinatag para sa buong bansa. At ang Department of Agriculture sa pamamagitan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, part ng kanilang recovery plan ay yung pagtatayo nito. Ito po ay nakalagay sa Barangay Labasan sa Bayan ng Bungabo na kung saan in a property that is donated by the LGU at kinonstruct po ng national government through the BIFAR, meron na po tayo ngayon ditong lugar kung saan mag-produce ng mga sa maliliit na hipon. Ito po yung ginagamit ng mga shrimp producers natin na mabilis. Actually po, sabi, 60 days pwede na pong i-harvest. Ganun siya kabilis. Ito po ngayon yung pagkukunan noong mga gagamitin fingers papunta po ng Mimaropa at ganun din naman po sa buong Pilipinas. Malaki po ang potensyal na madadala nito kasi una, yung local natin dito sa Mindoro, meron ng pagkukunan ng kanilang maliliit na hipon na gagamitin para sa kanilang palaisdaan. Ganun din naman po yung mga tagalabas ng Mindoro na kung saan-saan pa po bumibili ng ginagamit na ng Pilipinas, makakakuha na po dito mismo sa aming lalawigan. Napakalaki po ng potensyal nito. At the same time, this can serve as a tourism spot kasi kung paano siya ginagawa is part din po ng ating tourism industry later on. Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago.